Testing, testing, 1, 2, 3, meron na. Okay, meron na nga. Magandang gabi at umaga, gabi sa inyong lahat. Welcome to Pinoy Survivor. I hope everyone is alright, lalo na yung mga nasa Pilipinas at kakabagyo lang. Malakas kasi, may mga, lalo na doon sa mga dianan, I hope you are all well. Lakas yung ulan, maraming binaha, maraming natukla pa ng bubong. Bangon lang ha, pagka minalas kayo. Bangon lang. Masakit nga yung nangyari doon sa mga rescuer, di ba? Na nagre-rescue tapos nadamay. Kaya ano yun, sana lesson doon sa mga kababayan natin, huwag nang pasaway. Pagka alanganin yung lugar ninyo, evacuate na kayo kagal. Huwag nyo nahintayin kung kailan pa yung last moment doon kayo mag-evacuate, no? Sayang. Tapos sa ano yung napepredict naman eh. So alam naman natin na palakas ng palakas ngayon yung ano yung bagyo. So ano lang, stay safe lang. Ngayon na ano, malinaw ba yung huling video 118 after this kasi nitong 119. Magano muna ako, magko-community vlog ako kasi dumadami na yung mga comments ninyo eh. I have to address, no, yung kaya kong sagutin. Yung iba naman kasing ano tanong nape-preempt din naman yung magiging succeeding vlogs. So nung 118 nag-warning ako sa kanila, sa mga PMA authorities, pero wala nakinig. Yun. That prompted me to rock the boat, no? So, nireport ko. Nung akong dalim kayo si report, nireport ko yung owner committee. Lying, cheating, tolerating, ganon. Ayun pala, itong si Cadet Jack, nireport din niya yung owner committee. Magkaiba naman yung mga report namin eh. Kasi pinakita rin niya sa akin later on. As the events unfolded, pinakita niya sa akin. Yung sagot sa akin, ng walang sagot pala. Walang sagot ang academy. Ang ano ko sana, nilagay ko pa doon ha, yung number ko ha, yung contact number ko. Kasi nilagyan ko ng transmittal letter. Regarding the ganito, yung it has come to my attention na yung honor committee, ganito ang ginawa, and so on and so forth. Tapos nun, kaya ginagawa ko itong mga delinquency report. So, nireport ko. You know, ang para sa isang PMAer, nakakabuisit, no? Nakakabuisit na yung academy, na hindi man lang ako sinagot. Na hindi man lang ako, oh, Bok, oh, Sir, oh, Iking, eh, nabasa na yung report mo eh. Sobra naman yung report mo. Para sa kadete lang yan. You see that, no? Para sa kadete lang yan. Eh, mga gonggong kayo, tanggalin nyo na yan. Tanggalin nyo na yung honor system, yung honor code na yan. Tanggalin nyo na. Kasi pagkaganyan ang salita, para sa kadete lang yan, what for? Bakit pa nilalagay yan sa academy? Eh, pagka-graduate, eh, official. Eh, para sa kadete lang yan. Oh. O di, kaya pala maraming magnanakaw. Kaya pala maraming gumagawa ng kababalaghan ba? O sa procurement, sa mga travel allowances, intelligence fund, sa operating fund, lahat ng fund. O, pati sa mess, pagkain sa mess. Huwag magmuluhan. Talagang yung mga matitino, mag-shoutout kayo, magsalita kayo. Kasi alam naman natin may mali. Tapos eh, parang plastic tayo, ayaw nating aminin na may mali. May mali. Ultimate pagpanik sa academy. Yung pagpanik. O kaninong gasolina ang ginagamit nyo? Kaya kundi umattend ng ano eh, ng homecoming eh. Kasi ayaw ko mang gumastos. Pero atin ng homecoming, di gasolina, back and forth. Tapos nun, sa manor,
ng Janhay o kaya kung saan doon sa loob ng Janhay makabilit, country club. Saan kaya kumuha ng pera? Ano, class fund? Ganun na ba kayaman yung mga klase? Ano, sweldo nyo? The fund must have been from somewhere. May mga junior tayo na nagsasabi, nagtanong sa akin noon, nung itong trial din na to, lumabas eh, nung kay Cadet Jack, kasi na ano na eh, na touch na, honor na yung pinag-uusapan eh. Sir, honorable ba yon? Sabi ko, hindi. Definitely not. Gagastusin mo intelligence fund o kaya pera ng unit o whatever. Kung merong class fund, okay yon. Yung class fund ang gagastusin, okay yon. Pero yung gagastos ka ng 3 million, may uniform pa kayo, may pa-uniform pa sa asawa. Kung meron kayong na, kung merong nakuhang ano, kung merong nakuhang sponsor na isang malaking kumpanya, pwede or medyo questionable yon. Bakit? Kasi pwede kang singilin later on. Tama, kinuha mong sponsor, baka mamalaunan, may kinakailangan yan, you are compromising your position dun sa kinuhanan mo ng ano, ng sponsorship. Kaya nga diba sa eleksyon na, ano, diba nakikita natin, kaya nga si Duterte, ayaw niya kumuha ng pera, campaign money from big companies because ayaw niyang makompromise. Kaya nung naging presidente siya, kasi kaya niyang murahin. So, tayo, mga ano, nasa serbisyo, hinay-hinay. Wag basta-basta commit ng commit na punta ka doon sa gasolinahan, doon sa Shell, o doon sa Petron. Pirma ka lang doon, lagay mo lang, may voucher doon, class, kunyari, ek-ek, And then, pirma ka, authorized ka, full tank. Pagdating sa Baguio, meron din. Authorized ka, full tank din. Babayaran na ng ano, may coordination na. Sino nagbayad? Uy, baka naman yung mga controller. Yung controller ng isang branch of service o isang... ang hirap magsalita, nakaka-stress, no? Well, anyway, ang sabi, honorable naman daw lahat eh. Okay, sige. I'll give in to that. Honorable kayo. Ako hindi honorable. Okay lang. ako yung ano, ako yung sabi nila ano eh. Sige, okay lang. Okay lang. Eh lahat naman tayo haharap sa langit eh. Oh, sige. Lagot kayo. So, ni-report ko, walang alam nyo, yung mga taga-PMA noon, ang hinihintay ko lang naman, tawagan nyo ako eh. Yung sabihin nyo lang, Iking, hindi pwede itong ganito. Tapos sabihin nyo sa akin kung bakit. Because I have brought to your attention. Parang ako yung poster parent eh, no? Parang ako yung poster parent na nalaman na minolostia yung isang babaeng kadete. Nireport niya ngayon. Nire-report niya kasi inamin sa kanya ng isang poster son na parang loko-loko tong poster son niya. So, nire-report niya na lying and all that. Wala. Na-dismiss pa yung babae. Na-dismiss pa. So, yeah, kwento sa akin isang poster parent. Again, lumabas yon nung dahil dito kay Cadet Jack. Kaya nga ang dami... Isipin mo, tanggapin mo lahat yung ano na yon, yung lahat ng mga testimonya o kaya yung mga individual stories or experiences of people that somehow had something to say about what the academy has come into or the cadet corps. Parang, ha? Di naman ganyan dati. O yun. Pero, in fairness naman doon sa mga junior, ayaw na ayaw nilang madinig yun during our time. Okay, kung ayaw ninyong madinig yun during our time, well, you do it properly. Ganun lang yun. You do it properly, you still maintain the standard. Hindi yung, you go down the standard and then biglang magagalit pa kayo pagka sinisita kayo. Like for example,
lalabas ang privilege, standing on one leg. Pagka na-post kayo, galit na galit kayo. Mga babanat, magagalit pa kayo ng during our time sa mga senior na nakakapansin. Pero hindi nyo binibigyan importansya yung reason kung bakit na-post sa Facebook kasi nagagalit yung senior at sinasabi, hindi ganyan noon. During our time nga, hindi ganyan. E ngayon, nakikitaan kayo. Di ba? Nakikita na standing on. Hindi nyo pansinin yung mali. Hindi kayo mag-adjust doon sa mali. Ang gusto nyo, kami mag-adjust. Huwag kaming balasubas na nagre-report o nagpipicture-picture. Hindi. Iba na panon ngayon eh. Meron na ngayong ano eh. May social media ngayon. May mga cellphone. Lahat eh. Nakukunan kayo. Nabibideo. So, ang challenge sa mga younger generation ngayon is be at all times snappy. Sa amin, nung time namin, we can afford not to be snappy in special occasions, in times na gugustuhin namin. Kasi walang kumukuha, walang picture, walang cellphone. Landline lang kami noon. Eh ngayon, meron ng notebook, may laptop, may cellphone, may spy cam, may CCTV, may mga drone. So, all of the time, you should be aware. Ganun lang. Mag-ingat kayo na makunang kayo. Standing on one leg, mga ganun, holding hands in public. Okay, balik tayo kay Cadet Jack. Nireport din niya, and then ang sabi sa kanya, he's just trying to get even. Oh, imagine ah. Paano yun? Yung honor committee or kung sino man pwedeng mag-report sa kanya, pwede siyang kasuhan, pero siya hindi niya pwedeng i-report yung honor committee. Eh kung tingin niya merong violation sa code, hindi niya pwedeng i-report. Tapos sasabihin, hindi ka na member ng cadet corps. In fact, hiniwalay ka na eh. Oh, okay ha. Yun ang explanation. Kaya hindi na na-actionan. Ang mali kasi ng academy, ang mali ng mga officials doon, dapat inaksyonan ninyo yung report niya doon sa honor committee. Lying. Telling me that I have a one dissenting vote, pero nung nagbotohan na 8-1, I will be acquitted. Hindi. Ang ginawa niyo, chinambering niyo. So you are cheating. Yung ganun ba? Yun yung report niya. Lying. Telling the command that the vote was 9-0 when in fact, meron kang iniwanan kasi meron siyang kopya ng Honor Committee Report. Ba't siya nagkaroon ng Honor Committee Report? Eh, may leak doon sa Honor Committee mismo eh. O, diba? Ang naging problem doon sa Honor Committee, bakit hindi ni-report yung kapwa Honor Committee nila? Bakit? Takot kayo. Natakot kayo, pero nagbabiolate kayo ng code eh. So that's again goes back doon sa sinasabi ko na ang kulang indoctrination. Kulang sa indoctrination. Hindi alam ng kadete yung gagawin. Honor committee at saka mga kadete. Nakita nyo may violation yung mismong committee nagbabiolate ng code. O hindi nyo alam na nagbabiolate na sila under your noses. O diba? Pwedeng ganun eh. Hindi nila alam. Pero, tama ba yung ipipilit mo yung 9-0 verdict? Tama ba yun? Tama ba yun na nagbotohan na matapos mo sabihin na you only need one dissenting vote tapos nagbotohan na, naging 8-1 ang boto and then biglang ipipilit mo pa rin, magche-chambering kayo and then ipe-pressure niya yung taong bumoto na na. Sino ba dito yung bumoto na not guilty? De, umamin siya. Si Kadet Laglag. Ako ang bumoto na not guilty. Bakit? Anong problema? Mali yung boto mo eh. Oh, tama ba yun? Sasabihin ng mga ibang member, mali yung boto mo book eh. Hindi mo naintindihan eh. Bakit nila sasabihin nyo? Bakit nila i-impose yung gusto nilang boto? Ang entitlement ng isang honor committee voting member, isang boto lang and that is your vote, yung sarili mong boto. Huwag mo pakialaman yung boto ng kapwa mo. Pag bumoto siya ng guilty, pumalakpak ka na lang. Guilty rin siya eh. Parehas kayo. Pero kung bumoto yung isa ng not guilty, hanggang mag-gripe ka na lang. Bakit kasi ito bumoto? Hindi niya kinakailangan mag-explain kung bakit not guilty yung boto niya. Kaya kitang-kita yung mali. There is bullying.
Porke ba ikaw chairman, porke ba ikaw presiding chairman, o porke ba ikaw sikat-sikat ka doon sa committee, ikaw yung isang vocal na member, titirahin mo ngayon yung medyo tahimik at medyo mukhang weakling o whatever just to impose yung gusto mong boto. So ganun din ang ginawa ng academy. Ganun din. Bakit? Eh pinanindigan niya yung ano ng committee, yung findings, hindi kayo nag-imbestiga, pinoronounce na ninyo, guilty to, guilty, guilty, guilty. At nung siya ay nag-report ng honor committee, ni-report niya, nilagyan yung delinquency report, anong ginawa nyo? Wala, hindi kayo nag-imbestiga. Right there, sinabi ninyo, not guilty. You know what you should have done? Na-report yung honor committee. What you should have done is to find out who among the honor committee members who were not reported. Okay. My count, marunong ako, alam ko yan kasi honor committee ako dati. My count of the voting members is 8 para sa second classmen and 8 para sa sa first classmen. That's 16 plus 1 is 17. 9 ang bumoto. Okay? 9. Ilan yung delinquency report na ginawa ni Cadet Jack? Oh, siguro 9 rin. Para sa 9 tao. At yung iba, hindi, walang DR. Yung iba, hindi naman sila voting member eh. Anong lying nila dun? So, the academy officials should have investigated. Ano ba itong report na ito na ginawa ni Cadet Jack? Is trying to get even lang ba? Nanggugulo lang ba ito? Pero ano kayo eh, bound kayo by your positions in the academy and by being once upon a time part of the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines, and nag-ano kayo dati, naniwala kayo doon sa honor committee dati, honor code dati. Ewan ko kung naniniwala kayo ngayon. Kasi kitang-kita may violation, hindi nyo malaking pakialam eh. So, dapat sinuspindin nyo na muna administratively yung siyam na na-report. Okay? And then, yung natitira na walang report, ang presumption, eh, mga honest to goodness tong mga tong naiwan. Tapos nun, pinaimbestigahan mo ninyo dun sa natitirang honor committee, I do not care kung kunyari yearling pa o plebo, inelevate ninyo, maging emergency na maging voting member sila. Kung hindi kaya, kumuha kayo ng ibang kadete. Ibang kadete. Nangyayari yon. Second sem, kumuha ng kadete ng first class. Idagdag sa honor committee right away ng voting member na yon. Bakit? Ano ba pa pagkakaiba nila dun sa mga dating committee? Eh, magigilty or not guilty lang naman sila sa botohan. Anyway, dapat itong itong natitirang committee, sila ngayon yung naging investigating body. Sila yung honor committee. Kung gusto mo pa, isabay mo yung Council of Commanders. Oh, separate investigation, Council of Commanders. Bakit hindi pwede yung Council of Commanders? Bakit hindi pwede? Yung first captain, who is also by position an ex-officio member of the Honor Committee, which to me is convenient. Kasi siya yung Council of Commanders na head, chairman, at the same time, Honor Committee siya, nakakaintindi siya, he would know ano yung mali. Okay? He would know. So, the mere fact na kunyaring sinuspindin ninyo yung honor com, it delivers a message that one, command is after the truth. Command will not tolerate any infraction of the code or the system. And then ginawa ninyo, yung report ni Cadet Jack Arcadio, revoke. Pucha, parang yung honor committee may tigi-tigi sa silang ano tawag doon, trump card, no? Okay, call the commander. Oh, uy, na-report ako, na-DR-an ako.
may lifeline. Call the high official para to the rescue ngayon yung high officials. May S yun, ha? High officials. May S yun. Para sila ngayon ang maninindigan dun sa honor committee. Tapos kunyari, low moral. Kasi sir, parang binabawian lang kami. Trabaho lang naman yung amin. Naniwala naman yung command. Bobo. Yun na nangyari. Yun naman talaga nangyari. Hindi kayo nakinig sa akin. Hindi sila nakinig sa akin. Hindi nila sineryoso yung report ni Cadet Jack, which is unfair. You see the bias? Cadet Jack is still a member of the Cadet Corps when he reported the Cadet Honor Committee. He was still a member of Cadet Corps. The proof is, he was ostracized later on. When you are ostracized, no, by the Cadet Corps, it will be announced. It shows, yung ostracism shows that the cadet charge decided to stay. He did not resign. That is what, why there is ostracism. The cadet chose to stay. Again, another wrong move ng academy. Bakit? Wala nang ostracism, tinanggal na. Binalik eh. Yung pagkabalik nyo, hindi kayo nag-isip na in-ostracize yung kadete, the act alone shows. You want to dramatize, pakita nyo sa media, yung cadet corps nag-decide, in-ostracize. Hindi nag-decide yung cadet corps, kayo nag-decide. In-announce ninyo sa cadet corps. Siyempre, isipin ng cadet corps, aso. Pero, in so doing, you are now declaring that Cadet Jack Arcadio has not resigned from the service. And the papers are still en route to the Chief of Staff and SND and hanggang President if he will be discharged from the service. Meaning to say that he is still part of the Cadet Corps. Inostracize nyo eh. Announcement. Si Cadet Jack is being ostracized. Oh, inostracize ninyo. The report happened, the delinquency report for honor from Cadet Arcadio allegedly charging the honor committee, the ones who voted against him, yung siyam na yon, for guilty for ng violation like lying and cheating. Hindi binigyan ng importansya yon. He is still part of the cadet corps. He can still report people. He can still report people. Inostracize nyo nga. Kaya ibig sabihin, member pa siya ng cadet corps. Ay, nako. Tapos nun eh. Ba't ba nag-ostracize? Kasi nga, the cadet decided to stay. Nandun pa siya. Still part, hindi kayo makakilos hanggang hindi bumababa yung final word. Humihinga ng mandamus yung yung mga lawyer ni Cadet Jack di ba? Ang daming mga volunteer lawyer, may volunteer lawyer at may human rights pa na mga lawyer, meron pang mga PAW na lawyer. Ayan, na-involve na lahat kasi kaya kasalanan ng academy officials. Ang may problema dito is hindi yung institution, ha? Ang may problema are the officials of the institution. Ganun din yung ibang institutions. So, gaya na sinasabi ko, institutions will last longer than men. Kaya nga, huwag kayong nagagalit dun sa institution. Huwag sa AFP, huwag sa PMA, hindi. Doon kayo magalit, doon sa mga tao nagpapakatakbo eh. Kahit 1 year ka lang magpatakbo, 2 years, you can do damage. A lot of damage doon sa institusyon, pagkapalpa ka. Kita nyo yung nangyari doon sa pag-ibig. Pag-ibig ba yun? And then, doon sa health. Doon sa feel health natin. Isa, 2 taon, and then what? Kaboom. Wala, magka-problema sa pera. Sipin mo yung patakbo sa customs. Hindi, maraming taon na yun. Patakbo sa PNP. Nagkaroon ng drug lord. Yung mismong PNP. Nahuhuli dapat ng mga drug lord. Sila yung drug lord.
Di ba? How damaging it is for the institution. Ganito rin sa academy. Ang problema, everybody started defending their, ano, their own turf, their own belief, their own ano, side, no? So, PMAers decided to defend PMA. Siyempre, alma mater eh. Without knowing that they are also being used. PMAers were very naive kung ano yung nangyayari, hindi alam lahat. Basta, everybody's trying, is posting their cadet uniform nung kadete pa sila. So, post na rin lahat. Naggayahan na lahat. So, ano ba meron? ibig sabihin, defend the academy. O, I am for PMA. Yung ganun ba? Okay lang yun. You're defending the school. Pero, what you do not know is that you are defending the wrong side. Because the academy, kayo na lang magusga. Bahala. Basta problema nila yan. Tapos na naman na yan eh. So, ang sinasabi ko ngayon, nag-report si Cadet Jack, hindi pinansin yung report niya, nirevoke pa nga. Ako, nag-report din ako ha. Nag-report ako. Hindi pinansin. May walang tawag. Respeto ba? Ako, nirespeto ko kayo. Nirespeto ko yung mga people in the academy. Pinuntahan ko kayo para i-warning kayo. Pinuntahan ko kayo para mag-suggest ako ng ano yung dapat na gawin. Kasi puputok yan talaga. Eh, wala nakinig. O, sige yan. Pumutok. O, eh, nag-good morning myself kayo eh. O, good morning myself. Ba't ka nandito? Kami yung ano dito, high ranking. O, ikaw, civilian ka na. Eh, manahimik ka na. Farmer ka lang eh. Yung kanong bang attitude. Eto sige, bahala kayo. Magagaling kayo eh. O, sige, bow. Magagaling. Wow, ang gagaling. O, di, sige. Malis ako. Oh, after 2 days, bungko na na. Nag-viral sa Facebook. Hindi ako. Nagpasama sa akin si yung tatay. Alam niyo ba yung tatay? Kwento ko na rin ano. Para bang may time. Yung tatay at saka yung nanay, ex-military. Yung tatay, ex-Navy. Kaya nga magne-Navy si Cadet Jack. Kasi nga, yung tatay, ex-Navy. Sa ano siya? Sa SWAG, no? Special Warfare ng Navy. Oh, scuba diver. Okay. Sila yung nag-underwater demolitions. Okay. Kaya, umalis din siya sa serbisyo. Kasi may mga anak. Kulang yung sweldo at that time. Kaya nag-OFW siya. Natanggap kagad siya doon sa abroad. OFW siya, sa Middle East yata. Tapos noon, kasi ang ginagawa niya doon, na kumukuha ng mga underwater na ano, na whatever, na mga nakakaharang doon sa harbor. Kaya may problema sa puso rin eh, eventually. So, yung asawa, pastor pa to ha, si lalaki. Si Mr. Arcadio, pastor pa to. Pastor! Tapos itong si Mrs. Arcadio, OFW rin. Pero dati rin nagtrabaho sa Armed Forces. Okay? Dati rin nagtrabaho. So they were hoping na yung Armed Forces will give them the leeway. Not asking for the acquittal. What they're only asking is review the case because they felt something was wrong with that chambering. Buti pa sila, alam nilang chambering eh. Yung command eh, hindi alam eh. Yung command, hindi alam na may chambering. Hanggang doon sa ano, nagsimula na ito, nag-viral na yung letter, yung open letter. Wala, pinapanindigan nila, walang chambering. Okay. Kaya nga na-emphasize lalo na something's wrong with the Honor Committee report because nakalagay lang doon, 9-0. Walang nakalagay doon na nag-8-1 tapos nag-chambering kami. That's why yung command, I want to understand yung command, no? Na kung bakit naging bobo, bakit naging mahina yung intindi. Kasi nga naman, sa posisyon nila, ang nakalagay doon sa binabasa nila, 9-0. Okay. So, loko-loko yung Jack Arcadio na yan. Pinipilit niya may 8-1, wala naman 8-1. Kaya sila, very confident sa TV,
National TV sa media, walang 8-1. Nung later on, inamin ng may 8-1. Bakit, paano inamin? O, de, tapusin ko na muna. So, yung pamilya nito, ni Cadet Jack, eh, matitino naman. Wala namang kaso sa AFP. Wala namang ano. Siguro, inanapan pa ng butas, ano? Kung meron silang makikitang na nagkaroon ng problem sa AFP, siguro, ganun ang ginawa nila. Anyway, si Daddy Arcadio na natuwa nung nag-ano ko, pumasok ako sa eksena because naawa ako sa kanila kasi nga maliliit na tao to, dating sundalo, tapos noon nag-OFW pa, tapos noon inaasahan nila 'yung anak nila. Yung ganun pang typical kung ito mayayaman papansinin ko how much more yung mamahirap, di ba? So basta to simply explain it, may nakita ko mali. Okay, nakita ko na diniin si Cadet Jack, nakita ko na hindi talaga siya guilty. Okay, whether dun sa mga explanations niya or dun sa botohan, dalawa yun explanations niya. Na hindi naman kinuha yung testimonyo ng teacher, hindi pinahalagahan, hindi naman cross-examine, etc. So, doon sa botohan, 8-1. So, on both, tingin ko, not guilty siya. At saka, tinignan ko yung overview, yung tao, pagkatao niya. A person is sacrificing his privilege to teach yung mga deficient cadets. A person who is asking questions, leading questions sa mga professor para lang ma-explain lalo ng professor yung subject matter na kino-question ng mga mista niya, kasi nakikita niya yung kung saan nagte-take off yung mga mista niya, hindi lang makapagtanong ng tama. And then, minsan, tatayo pa siya doon sa may blackboard explaining the subject matter, which is the professor's job. Okay? Mga ginagawa niya yun, nasabi ng mga kadete. So, inom lang ako. Natutuyo na So, malupit talaga yung mga pangyayari. Anyway, tapos na yan So, yun yung naging kwento. Nagpasama ngayon, kinausap sila, yung mga magulang, kinausap, negative. Ayaw makinig yung command. Nag-appeal yung si Cadet Jack, ayaw bigyan ng kopya ng minutes of the trial. Okay? Tapos, bago pa pumapanig yung appeal niya, may decision na. Kung baka sa may bias na because of the Honor Committee report na lacking. So, ako, pumasok sa eksena, kinausap ko yung mga opisyal. Negative, ayaw makinig din. Kahit aminin na culture siya kami dito, sir. Culture siya kami dito. Ganito. Maubos yung kadete pag ikaw yun nandyan. Talagang uubusin ko kayo. Pero grabe, masaya ako nung nadinig ko yun. Kasi grabe yung image ko. Hindi naman ako ganon. Kasi pinapahalagaan ko nga yung buhay. Nakataya nga dito, hindi lang yung academy. Hindi lang yung image ng mga P-Mayor. Pati yung buhay nitong kadete at yung iba pang mga kadete. Kasi kung makikita mo, madedefine mo yung naging problema, it does not end with Cadet Jack. Tama. Because mauungkat mo ngayon yung mga records ng Honor Committee, who were the cadets who were previously chambered. Yung mga 6-3, yung mga 7-2, mga 8-1. And were dismissed from the academy for the good of the service. I can recall them. Bigyan sila ng chance. Parang di naman nasayang totally yung taxpayers' money. Anyway, ayaw nilang magulo So, pinairal nila yung easy way out. So, guilty na lang si Cadet Jack. Ganun na lang. Guilty na lang. So, na-box in yung parents. Okay, doon ako nagpupunta, doon ako leading. The parents felt that
ano na, it was endgame. Last 2 minutes, endgame. So, tinanong nila ako kung ano pa ang pwede nilang gawin. Tapos sabi ko, kumuha lang kayo ng lawyer who can help you. Because I think it will amount to that, kinakailangan ng lawyer. Wala daw silang money. Wala daw silang trabaho. At that time, walang trabaho at saka wala silang, hindi sila mayaman. Hindi nila afford. Sabi ko, de, punta tayo sa public attorney. Punta na lang kayo sa public attorney. Eh, nahiya. De, nagpasama. Sinamahan ko. Yun. Sinamahan ko sa may PAW. Hinanap pa nga namin kung saan. Kasi never naman akong nag-involve sa ganyan . Pagka may lumalapit sa akin, humingi ng tulong, nasabi ko, ayokong ma-involve sa ganyan. Pagka may humingi, ay sa kayo guys, pagka may humingi ng tulong sa inyo yung kunyari may lalapitan ng official. No, hindi ako ganon na basta-basta lalapit sa isang official ng government na using connections. Hindi ako ganon. No, I do not involve myself in things like that. I'd rather have a private life, no? Sorry na in advance sa may balak. So, ito, especially, pumunta kami sa mahaba nga yung pila doon . Mayroong mga 6 na taong nakapila . Tapos nung turn na namin, nagpakilala lang ako kagad. Sabi ko, may problema itong kasama ko. Siya si Mr. Arcadio. Tapos noon, yung anak niya, kadete sa PMA. And then, ganito, ganyan. Tapos, ang query, can you take on the case of the Cadet Arcadio being represented by the father? So, yung mga attorney doon nag-isip sila. Tapos, marami silang cases na ina-handle. Tingnan daw nila kung maisisingit. Pero kasi kinakailangan to, ma-TRO yung ganito, yung academy at saka kasi nga graduation malapit na mag-graduate. Pinatigil na si Cadet Jack to attend the duties. Nakita nila yung mali, no? So, by the way, may kopya sila ng grade book, ha? At saka nung honor committee pamphlet. Kaya madali sila nakapag action kagad. Kasi meron sila ng mga information kailangan nila. And then, tinay ko nila yung case. Okay? And then, the rest is history. Na pumasok na sa national level yan. Pumasok kay attorney Persida. And then, she got involved na. Because humingi ng tulong yung mga attorney ditong Dekalibre, humingi rin ng tulong. So, ayan na. Kasi it became a fight between institutions. Nag-unfold na . Yung media, panay ganyan ngayon. Panay salita rin ng media. Interview, kaliwa kanan, P-mayor, mga politiko, mga ganon. Pati ako, in-interview. Tapos tumigil na rin ako. Ayoko na mag-interview. After the third one, ayoko na. After Katunying, ayoko na. Tapos noon, yung unang-una dyan, yung ABS-CBN, galit na galit ako doon, nakunan ako doon, galit na galit. Tapos noon, ang sumunod, yung Rappler. Yung Rappler naman, yun yung nagsabi, poster parent ako, kaya ganon. Kaya, ano lang talaga. Tapos noon, yung kay Katunying naman, masama yung connection. So, nakakat ako dahil sa yung internet ba mahina. At it happened around 5 a.m. in the morning. So, kaya naman ako pumayag kay Katunying kasi okay na okay siya na broadcaster. No? May matino yan si Katunying. Tapos noon, he digs deeper compared to the other journalist. Tapos, pagkagaling namin sa public attorney's office, Baguio City, sabi ko doon kay sinuggest pala nila, why don't we also proceed doon sa human rights?
Sabi ko, human rights, eh di ba rebelde yung mga yan? Di ba mga rebelde yung mga yan? Tapos hingi yung tulong, hingi ng tulong yung kadete, Armed Forces of the Philippines. Eh baka lalong mapasama. Tapos natawa yung taga-PAW. Kasi, hindi, subukan nyo lang, sir. Sabi nga nun sa akin. Hindi, sige, ikayo, ano, Mr. Arcadio. Okay daw. Di, punta kami. Pinuntaan namin. Right there doon sa regional head ng human rights, pakilala na naman ako. Tapos sabi ko, alam nyo, mula, kung pwede ko lang sabihin to, no, nasa love ko, damdamin ko. Nung nasa armed forces ako, yung human rights, walang pakinabang eh. Walang pakinabang eh. Panay kayo reklamo, ang kinakampiyan ninyo, mga NPA, mga aktivista, panay mga ganyan kayo eh. Kaya nga, negative ang image ninyo sa aming mga, ano, mga military men. Negative kayo, pati nga siguro sa mga civilian eh. Negative kayo, human rights, wala kang ginawa kung hindi panay complain yung human rights violation ng mga pula. Sabi mo ganun. Tapos eh, ba't kayo napunta dito? Sabi nga nun. Eh sabi ko, kasi desperado tong ano, tong tatay. Ngayon, kung kayo, you stand for, ano ba talagang ano ninyo, mandate ninyo? To defend human rights, di ba? Sabi ko, now is your chance to redeem yourself in my eyes. Now is your chance to redeem yourself by helping the case of Cadet Jack Arcadio. Tingnan nyo. Huwag nyo isipin kung pula, puti, o dilaw. Ganun, huwag nyo isipin. Tingnan nyo, tao. Yun naman talaga kayo eh. Sabi ko. Yan yung, ngayon yung chance ninyo nagtitiwala itong pamilya na meron kayong magagawa and you will stand by a Filipino because you're a Filipino organization created by law na tatayo kayo sa human rights ng naaping tao. Ngayon, yung anak nila inaapi. Yun yung ano. So, gawan nyo ng ano, gawan nyo ng paraan kung paano kayo makatulong. Ayun, nag-usap-usap, tapos nun, ayun na sila. So, kumasa na yung human rights at saka yung public attorney. And then, biglang, from regional, biglang pinikap na ng national level. Kasi, ayan na yung media. Boom, 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 boom. Ayan na. Tapos, andyan na rin yung AFP. Nandiyan na rin yung AFP. Nag-mixtape, nagsasalita na rin yung AFP. Eh. So, you see, kaya naging problematic lalo yung situation ni Cadet Jack. Ang tinatanong lang naman niya, bakit 11 bakit 11 demerits at saka 13 punishment tours? Hanggang ngayon, di niya alam kung bakit. Walang yang yan. Hanggang ngayon, hindi niya alam bakit. Alam niyo, kung contrary to sa sinasabi ng iba, kasi nag-ambition pa siya, no? Maliit lang yung iaakyat ng grade niya, kahit rebukin mo yung DR, kahit wala yon, rebukin mo, maliit lang iaakyat. He's still salutatorian. Hindi niya kailangan yung extra points kasi settled na siya sa salutatorian. Navy award na siya. Yun yung punto. So, again, yung mga premier na nagsasalita kasi naghabol siya. Kasi yung bubwit ko, sabi, ganito, ganyan. Eh, yung bubwit eh, mag-mista pala eh. Yung bubwit, magkaibigan, mag-mista, o mag-squad leader, o, di ba? So, ako may bubwit din ako doon sa loob eh. O, di ba? Okay, so after, tatapusin ko na, parang hindi na madagdagan yung ano, yung vlog eh. Tama na ito siguro, konti na lang na ano. After nung human rights and nung PAW, kinakailangan
yung makuha yung formal statement. Meron ako nung ano eh, mga signed statement. Signed statement nung mga lahat ng bubuwit dun sa academy. Maraming bubuwit sa academy. So, nakuha namin. PAU and CHR na na-depose yung mga taong involved, na honor committee, kadete, officer, instructor. Meron sila. Kaya kung dadaanin mo sa korte ito, simple lang naman eh. Kasi administrative pa lang to eh, yung nangyari. Wala pang kortihan to. Swerte ng academy, nag-decide yung family, wala nang korte-korte. No? Swerte. Ah, kasi pagka ito, nagkaroon ng piling of talagang na, ano, yung talagang kortihan tayo, isasabi na yung ano eh, yung hearing, yung minutes of the meeting. At saka, yung mga actual testimony ng mga honor committee na nakuha na ng statement, lalabas yun. Patay lahat sila doon. Oh, patay lahat. Ano sasabihin yung hearsay? Hindi hearsay yun, nandun sila eh. Okay, nandun sila. Kaya nga, ang gagaling nitong mga nandito sa itaas eh, pasalamat na lang kayo, pasalamat kayo na si Cadet Jack at yung kanyang pamilya eh hindi vengeful. Okay? Pasalamat kayo na si Cadet Jack ang naging yung nawalan na ng gana rin eh. Bakit ko hinahabol itong graduation eh? Ganyan? Magiging ganyan ako? Ayaw niya. Ayaw na niya. So, maglo-lawyer na lang. Ang problema, nung maglo-lawyer na, nung mag-decide na lang siya maglo-lawyer, eh hinarang pa yung kanyang transcript of records. Yun yung naging problema. Hindi nila nakuha kagad eh. Na-delay. Hanggang sa lumakpas yung opportunity, yung enrollment, no? Nag-start na yung classes. Wala pa yung kanyang transcript. Gaano ba kahirap yung transcript? If the academy, hindi, muntik pa nga mag-file ng kaso eh. Pero again, ayaw na ng pamilya eh. Inatake na yung father eh. Okay? So, mga walang yan, mag-sorry na lang kayo sa mga pagdadasal ninyo. Kung hindi nyo masabing sorry dun sa mismong tao o dun sa pamilya, mag-sorry na lang kayo sa langit. Eh, kung tatanggapin, pero I promise yun, makakarma kayo. Promise. Kasi ganun naman talaga yung how heaven works eh. No? Ganun yun. Kung pinipilit ninyo may honor committee system, may honor code, bakit sa langit wala? Sa langit may impyerno pang meron ko pa pagka violator ka, impyerno bagsak mo eh. Oh sige, yung galing ninyo. Oh sige. Okay, malilinis kayo. Oh fine. Kami mga walang ya. Oh sige, fine. So yun na lang advice ko, mag-repent kayo sa mga na-involved, no? Yung mga nagmarunong, mag-repent na lang kayo. Kasi walang pupuntahan to pagka papairalin nyo yung taas ng ihi ninyo at yung arrogance level ninyo, hindi pa kayo magsisi. Isipin yung ginawa ninyo doon sa tao, di ba? At saka hindi lang yan, ang daming tao pa. Oh. Ang dami pang tao. Kung yan, na-correct yan noon, naayos yung honor code, no? Naayos yung indoctrination. Hindi nangyari yung dormitoryo. Okay? Hindi mangyayari yon. Because kung na-indoctrinate itong mga taon to, that year, and then, improving na every year ang indoctrination, no? Nung dumating yung kay cadet dormitoryo, hindi sana nangyari yon. Because honorable na mga kadete. Alam na nila na mali yun. Dishonorable act yung ginagawa. Hampasin mo ba naman ng librong ganyan sa ulo?
Alam na naka-dating dishonorable act 'yon. Tapos may mga natao doon sa kwarto. Tapos yung mga napopo sa Facebook, sa ano, sa YouTube na mga yung binubuntal-buntal ng kadete, yung ibang plebo, no? Binubuntal sa loob ng kwarto, pinaparahirapan, sinisipa pa, tinutuhuran pa eh. Tapos may mga kadete doon, wala, naka-earphone lang. Imagine that, oh. Ay, nako. Kaya nga, isa pang advice ko eh, yung command, you be strict. Ano muna kayo, mag-indoctrinate muna kayo, mali-mali yung ano kasi, yung alam ng mga tao dito. Na-chapsuy na nga yung academy, di ba? Una ko sinasabi, kung saan-saan ang galing yan, iba na ngayon yung mga, yung panahon ngayon, iba yung upbringing compared to sa atin, yung time natin. So, you take extra effort to indoctrinate this new breed of cadets into the kind of breed of officers that you want them to be. Hindi yung dumating kayo dyan, prestige lang ang habol, tapos noon, tak-o ng institution, tapos nagma-masters kayo somewhere dito sa Baguio City, nakakalimutan yung trabaho nyo. Nakaya kayo. Kung ako nasa servisyo, mamalasin kayong lahat sa akin. Walang niya kayo. Malim. Yan talaga ang mga shabby attitude, mga very lax attitude, mga dangerous people. Okay, so things will go on. Oh no, nabago na ba ngayon, mga sir? Nabago na ba? Merong may chambering pa rin. Ito ang problem ninyo, no? Itong problem ninyo. Hindi nyo binago, kunyari, yung sinasabing mga mali, yung mga chambering na yan, at saka yung kulang sa indoctrination and all that. Mas the worst, yung academy. Tama? Okay. Oh, mas the worst ang academy. Kasi kung gano'n na rin lang, lako, lalo. And then, puputok ulit yan. Kung di nyo baguhin, puputok ulit yan. Into a situation na kawawa yung nakaupo. Okay. Kawawa kasi puputok sa mukha niya eh. Hindi niya alam na ganyan eh. Okay. Ngayon, kung binago naman ninyo after nung panahon ni Cadet Jack, it is an admission na mali talaga yung mga nakaupo nung time na yon. Di ba? Kaya masaya si Cadet Jack eh. Kasi ang balita niya, binago. Binago. So, ibig sabihin, tama siya. Tama siya. Mali yung mga nakaupo at that time. Masyado lang mataas ang mga pride, hindi nila maamin sa madla na mali sila. Na napaso sila o nakuryente in trying to defend something that is wrong. Diba? Ang hirap nun. Didepensahan mo na mali and then later on, magre-recant ka na mali. Pero dinedepensa mo pa rin. Eh hindi, meron na kasi. Meron 8-1 talaga, nagkaroon ng 8-1 na boto. Pero, nag-alam nyo naman, over time, nagpapalit yung sistema kasi yung mga kadete, kanila yung honor system na yan eh. Imagine ganun sasabihin ng national TV. Tapos noon eh, kaya nagkaroon ng chambering. Yung chambering, executive session yan, para pwede nilang mag-discussion ulit. Tarantado, gago. Bobo. You don't do that on national TV. That's it makes you look stupid eh. Sayang yung rank ko, di ba? You do not reach that rank and then you say that on national TV, Mario Sepo. Ano? And then you become, you're promoted. Nakakaya kayo. And now you're receiving pension. Nakakaya kayo. Kasuka. So, may pagkabinago ninyo ng mga sumunod, it's an admission. Something is terribly wrong. Kung hinay-hinay yung binabago, doon pa rin eh. Na it's an admission of guilt. Di ba?
So, kahit abutin to ng 30 years, huwag niyong baguhin, puputok yan, puputok pa rin. Baguhin ninyo, ay, inaamin na mali, di ba? Na may mali. So, the lessons learned talaga is tama yung panoorin yung buong kwento. Alamin yung buong kwento, konting research, konting interview, tanong, then tsaka ka mag-discern ano yung tama at mali. Because lahat naman tayo, we can do that. We can discern what is right and wrong. Yung sa nangyari kay Cadet Jack, wala. Talagang minadali. Ewan ko kung bakit, no? Bakit meron bang kamag-anak na pimeyer yung meron bang kamag-anak na pimeyer yung ano, yung gagraduate na kalaban? Meron ba? Kasi pimeyer, eh, mas pay-board siya kaysa dun sa sundalo na retired. O OFW, civilian. Tawagin nyo na yung gusto nyo tawagin. Ang tanong, meron bang PM mayor na kamag-anak yung umakyat na nung natanggal si Cadet Jack? Baka naman ang may ganun. Ay, loko. Mag natama na, ayoko na mag-ano. Ayoko na magsalita. Okay, so maraming salamat. Basta tandaan nyo, ang lessons learned, hindi lang kayo may bubwit, yung ibang tao may bubwit. Yung bubwit nyo, baka high school graduate lang o college level lang. Yung bubwit ng iba, doctorate at saka may masters pa. Double masters, double majors, di ba? So, eh, valedictorian pa. Oh, di ba? So, hinay-hinay lang at baka mapaso, baka makuryente. But seriously, the life of Cadet Jack was not, ano, yung pagiging ano niya, yung nangyaring lahat, hindi naman naging down the drain lahat eh. Somehow, it resulted, for my part, no, yung ginawa niya na yon, it resulted to this vlog. Okay? Ito, may vlog tayo, may series tayo about Jack Arcadio. So, the vlog will be here na mapapakinggan kung how many, ano, 5 years from now, 10 years from now, 25 years from now, mababalikan eh. That once upon a time, there was a Jack Arcadio na naging nirak yung boat eh. No? Hindi baling maging sacrifice na siya, basta maituwid yung tama. And it looks like natutuwid yung tama. And the reward for him is he has a better life now. Kahit hinarang yung kanyang transcript, masyadong mabait sa kanyang langit. Okay. Kinampihan siya ng langit eh. So, yun lang mga guys. Maraming salamat ulit. Like, share, subscribe. Huwag kayo magpapaka-stress. Tama lang ako yung ma-stress. I hope that you are all fine. Tapos nun, Lunis na naman yan. Have a great week ahead. Malapit na naman, malapit na October, ha? So, konting tawid na lang. Mag-ipon na kayo para sa December. Okay. So, yung ano natin, community natin, paunti-unti nadadagdagan. Maraming salamat sa inyo. Humabol na lang yung mga bago doon sa playlist. Check it out. Nandun yung mamili kayo kung anong topic ang nandoon. Military, kadete, and now Jack Arcadio. Okay, so once again, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, God bless. Bye-bye.